Devotion 65. Magandang araw po ang ating pong passage for today ay mula sa Aklat ng Mateo, chapter 5, verse 7. Na ang sinasabi riyan ay ganito, "Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos." Ito ang salita ng Diyos. Kung tayo ay mahabagin dahil tayo ay nakatanggap din ng habag, nararanasan na natin ang tinatawag na God's cycle of mercy. Bahagi na tayo ng sistemang ito. Napakamahabagin ng Diyos dahil niligtas niya tayo sa pamamagitan ni Jesus. At sa part naman natin, dahil sa pagsunod natin sa Diyos, ay nagagawa naman nating mahabag sa iba. At dahil diyan, ay matapat na paulit-ulit tayong makakatanggap ng kahabagan mula sa Diyos. Ganon din ang mga pagpapala para sa ating mga pangailangan kahit pa tayo ay nagkakasala pa rin. So it has to be clear na tanging ang mga marunong lamang mahabag ang makatatanggap ng habag mula sa Diyos. Sabi ni David sa Diyos sa 2 Samuel chapter 22 verse 26, "Sa mga taong tapat, ikaw rin ay tapat. Sa mga matuwid, matuwid kang ganap." At sabi naman ni James, chapter 2 ng James, verse 13, "Walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangibabaw ang awa sa paghatol." Ang masaklap na katotohanan ay parurusahan ng Diyos ang sinumang taong hindi marunong mahabag o magpatawad kahit pa tinatawag niya ang kanyang sarili bilang kanyang disipulo. Gayunpaman, dapat manatiling malinaw sa atin na hindi itinuturo ni Jesus na ang pagiging mahabagin sa iba ang paraan upang tayo ay maligtas. Dahil malinaw naman sa Biblia that we never earn our salvation. Ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa pagkilos lamang ng Diyos at sa pamamagitan lamang ng habag ng Diyos, kaya tayo ay natutong mahabag naman sa iba. Kahit gaano ka pa kamahabagin sa tao, kahit gaano pa kalambot ang puso mo para sa iba, kahit gaano kadami pang kabutihan sa tingin mo ang nagagawa mo, wala yang bearing sa kaligtasan. Ito ay dahil hindi nakabase sa kabutihan natin o kahabagan natin ang habag na tinatanggap natin mula sa Diyos. Ang habag na ating natanggap at paulit-ulit na tinatanggap ay mula lamang solely sa grace ng Diyos. Kinahabagan tayo ng Diyos dahil kailangan natin ito, and not because we deserved it. Kung nauunawaan natin na unlimited ang habag na ating tinatanggap mula sa Diyos na siyang dahilan ng pag-cancel ng dami ng ating mga kasalanan, nararapat lamang na ito din ay magresulta ng ating pagkahabag sa iba. So yun lamang po. Ingat po kong araw na to. See you tomorrow. Have a blessed day.